Magandang umaga po sa inyong lahat, kay Kyle Inang Kalikasan Mutya. Nandito na naman po tayo at sa pagbabasa ng mga bato. At ito po is napapansin po natin is hugis puso po ito. Yan po, ang kakaiba po, hugis puso po siya, pero ang mukhaan niya po ito. May bunganga siya, may mata, tsaka ilong niya po. Ayan po siya, oh. Pero yung pinakadabis po dito, kung napapansin po natin, is mayroon po siyang triangle. Yan po, triangle po yan. Yan po, isang siyang uri ng triangle. Ayan po, kung napapansin po natin, is triangle po. Horma siya ng parang medallion na may mata sa gitna. Yan po. Yan po yung kakaiba, pero may mukha. Yan, matandang bato na rin po yan. Ito naman po is uri siya ng lagpasan. Ayan po siya. Pero ang pagkalagpasan niya is sinasabi ko nga ulit na ito ay balanse. Nakabalance po talaga siya. Oh. Napakaganda po yung pagkabalance niya. Ito po is parang ano to eh, yung parang bunga ng talisay. Ayan po siya. Oh. Ayan po siya. Ito naman po is malaki po ito, napakalaki. Yan po siya, oh. Kaso nga lang po is nakakita ko kasi nito, parang nahiwagaan po ako dito sa bato na to, kasi tingnan mo naman po kasi ang hugis niya, napakaganda po ng hugis niya. Kung nakikita po natin is para siyang isang ibon na ang ganda ng mukha. Yan po, oh. Para siyang ibon na maganda ang mukha niya po. Yan po. Saka dito naman po, titingnan po natin dito. Ayan po. Ayan po siya. Ayan po yung mukha niya. May mukha naman po dito na kakaiba rin po. Kasi para siyang inukit talaga siya. Parang inukit talaga siya po. Ayan po. Ang ganda po ng pagkaukit niya. May mukha rin po. May bunga nga. May ilong tsaka mata. Ayan po. Ang ganda ng pagkaukit niya. Pero pag titingnan naman po natin ito ng ganito, ayan po yung daliri. Ayan po, daliri po siya na napakalaki. Na parang ganyan po yung forma niya. Nakaganyan po. Ibig sabihin, parang nakaganyan po. Nakaganyan. Ayan po ay isang daliri na napakalaki. Ito naman po is nagustuhan ko lang po ito na kunin sapagkat kakaiba po talaga talaga siya, kasi dito po may umpukan sa rito, puti tsaka buhangin na para siyang isang ano, para siyang isang, pag nakikita po natin ng ganyan, para siyang isang robot or para siyang ano, isang uri ng robot na inukit sa bato. Ayan po siya. Ang ganda po kasi parang may ginto po dito sa loob. Ayan po. Parang may halo po siya na ginto sa loob. At saka yung kulay niya is kakaiba po talaga kasi may green siya. Saka may pula. Ayan po. Kaya medyo napaano ako kasi pag tininan po natin ito. Ayan po siya. Yan po, pag tininan po yan natin na nakaganyan is napaganda po yung pagkahugis ng pula niya. Parang violet siya, nag-agaw pula. Yan po. Ayun ang yung mukha, napakaganda po talaga. Ayan po, yung ganda niya, para siyang superhero. Kung nakikita niyo po yung mga superhero dyan, ganyan yung mukha, diba po ba? Ganyan yung mga mukha. Ito po is bilog siya na hugis itlog. Yan po. Pero ito is nasa langgam po. Yan po. Napakagandang klaseng bato. Makinis. Magaspang siya eh. Parang ano siya, sa langgam. Yan po. Itlog. Itlog siya. Pero malaki ito na pinagbahayan ng langgam po. Yan po siya. Yan po. Kung napapansin po natin ito, yan po. Yan po. Yan po.
Parang uri siya ng ahas, marami, ayan po, yung buhok niya parang ahas, ayan po. So, may hawak siya na espada, tsaka para siyang isang babae, ayan po. Parang nakasuot ng balerina ba, yung sumasayaw ba, ayan po. Pero yung buhok niya is mapapansin po natin is parang mga ahas, ayan po, kasi may mukha din po dito. Mapapansin po natin dito yung gabay is para siyang uri ng mabangis na hayop, ayan po siya, oh. Sa taas po, ayan po. Ginutom na yung manok ko. Umaya na kita pagbibigyan yung binigay sa akin ni partner Gano. Nagutom na. Ganap na ng pagkain. Yung manok ko. Nagugutom na. Kakarating ko pa lang kasi. Ito naman po is ang kagandahan lang kasi nito is para siyang uri ng puso ng saging. Ayan po. Napapansin po natin. Ayan po. Parang uri siya ng puso ng saging. Pero napakaganda po ng kanyang korte. Ayan po. Kasi kung napapansin po ninyo, napakaganda po talaga ng korte. At saka yung kulay niya po is kakaiba po. Ayan po. Para siyang puso talaga ng saging na yung matanda na. Ayan po siya, oh. Magugutom na yung manok ko. Hindi ko kasi naibigyan pa kasi kakarating ko pa lang. Ito naman po, kung napapansin po natin dito, is isang uri siya ng paa. Po, isang uri ng paa. Ayan po, napakalaking paa. Ayan po, malaking paa siya. Pag dito naman po sa kabila, is ayan po yung mukha niya. Ayan po, nakikita po natin yung mukha niya. Siya pang para siyang uri ng ano, ng engkanto yung mukha niya. Tapos pag dito naman po is mapapansin po natin dito is para siyang isang ano, para siyang duwende na maliit nandun po na naka upo sa kanyang punsod. Ayan po, paganyan po. Ayan po yung isang duwende na maliit na upo sa kanyang punsod. Pero ito mukha pa rin ito ng kapre. Ito po, kapre po yan, palaki. Ito po, kapre po yan, oh. Ayan po, kapre na kaganyan. Yan, yung mukha niya, bunga nga niya, tumata. Pero pag tininan mo naman dito palapit, is ito yung duwende. Maliit na sa loob, nakaupo lang sa kanyang punso. Ito naman po, napakalaki po nito. Yan po siya, napakalaki. Pero ang nagustuhan ko lang po dito, mabigat po kasi siya. Ayan po. Ayan po siya. At saka may ano to, eh. May mga bato na iba-iba ang kulay. Ayan po. Iba-iba po ang kulay niya. Nasa kulog po ito, eh. Batong kulog. Ang history po nito, ayan po. Ayan po yung tsura niya po. Ayan po. Mata niya, ilong niya. Tsaka parang may sigarilyo yung ano, yung may tabako itong mukha na to. Ang history po kasi nito is nung bata pa ako, andun lang po ito sa ano, sa may pilapil po namin. Ayan po, kasi ito ang pagkakalam ko nito, yung mga ganito kasi na may tanda ng ganito po is sa ano to, sa treasure, mga sa treasure hunting po ito, yung ganito. Ano kasi ito, eh. Talagang ito yung spot na sinasabi. Kinuha ko po ito doon sa ano, sa amin, dinadaan namin na pilapil kasi. Nakikita ko ito dati pa yung maliit ako, siguro mga may isip na po ako mga nasa grade 5. Nandoon na po ito sa ano namin, sa yung tinatawiran namin na pilapil. Kasi may kanal po doon na maliit, tinatawiran po namin ito. Ngayon, nung pumunta ako doon ng Friday sa amin, ito, napansin ko agad ito. Parang gusto niyang magpakuha, kinuha ko po siya kasi nasa kulog po ito. Yan po.
Nasa kulog po, dalawa po kasi yung mukha niya. Ayan po, mukha rin isa, mata at saka ilong din po. At saka yung kakaibahan po nito is kung ito, napakatandang bato na ito kasi nakabaon lang to doon sa ano na inapakatakan na nga namin to noong panahon pa na lalo na maputik. Dito kami maapak, kaya makinis po yung dito po na side na yan. Ayan po, makinis po yan kasi nakaganyan po yan. Ayan po yung itsura niya po. Kasi ang kakaiba po nito, may mga bato po kasi sa ayaw niya magpakita yan masyado. Ayan po, ayan po. Mayroon po kasi mga bato nito ng mga pula, blue, o yung mga sari-sari po yung kulay. Kaya ito lang po yung talagang kakaiba sa kanya. Kahit malaki po siya, binuha ko na siya. Nagugutom na yung manok ko. Ito naman po is ang nagustuhan ko rin po dito is maganda ang pagkaputi niya. Tsaka itin at tsaka ang ganda ng ito sa loob. Yan po. Kala mo parang ano siya, para siyang bakal. Ayan po siya, para siyang bakal na makinang na bato. Ayan po, ayan po, napakaganda po yung loob ng bato na to. Tsaka may mukha din po siya na para siyang uri ng malaking pusa. Ayan po, mata, ilong, tsaka bunganga na nakanganga siya, oh. Ayan, parang siyang pusa. Ayan po, tinatawag itong Dalmatian stone. Ayan po. Ayan po, napakaganda po ng pagkaputi niya at saka naghalo yung itong parang napakakinis, napakakintab na bato. Ayan po, parang kulay nag-aagaw blue at saka itim. Ayan po, napakaganda. Ito naman po, ayan po siya. Ayan. Ayan po, isang uri siya ng parang barko. Ayan po, para siyang barko po, ng mga unang panahon pa na barko. Ayan po, so pag tinginan po ng ganun yan, ayan po, makikita mo po rito isang uri ng mukhang kambing. Ayan po, isang kambing. Ayan po siya, malaking kambing kasi ito yung pinakasungay niya po. Pero pag tininan po natin yan, para siyang uri ng barko. Ayan po. Isang barko. Po. Ayan naman po. Pagaganda ng pagkaukit. Ayan po. Talagang sinadya ang pagkaukit nito. Ng mga unang panahon pa siguro itong bato na ito na lumaki lang ba. Ayan po, kasi ang kulay niya parang birdi, may birdi, nag-aagaw ng parang puti yun mga, ayan po, ang ganda po niya, oh. Ang ganda ng pagkaguhit sa kanya, oh. Ayan po, talagang ginuhit po talaga siya, oh. Ayan po yung mata, ilong niya, ayan po, tsaka bunganga niya po, oh. Napakaganda, napakalaking tao nito. Ayan po, napakalaking tao nito. Ayan po, ang pinakamaganda rin po dito kasi pag tininan po natin dito, ang nasa likod niya po is para siyang uri ng bahay ng pagong. Ayan po, para siyang pagong. Ayan po, likod ng pagong po yan. Ayan po, ayan po, para siyang pagong. Napakaganda po ng kulay niya, berde siya, nag-aagaw berde, tsaka puti. Ang ganda po, kaya talagang dinala ko kahit mabigat kasi yung pagkaukit nito is talagang inukit po talaga siya ng panahon. Ayan po, napakaganda po ng pagkaukit. Ayan po, ayan po, napakaganda po. May ano lang po ito, eh, parang isang mata. Ayan po, ang ganda po. Ito naman po is uri siya ng puso ng kuweba. Yan po, puso siya ng kuweba. Saka ito po kasi yung medyo nahiwagaan po ako dito kasi may mukha po siya, oh. Yan po yung mukha niya, mukha siya ng isang babae. Ayan po, diwata. Yan po, saka parang ang lapad po ng ano niya,
pakpak niya po. Ang laki ng pakpak niya. Ayan po siya. Ang ganda. Parang ang gara ng damit niya. Ayan po. Napakaganda. Tingnan niyo yung damit. Ayan po. Dito na lang po. At saka talagang nagpapasalamat po ako sa kay Master Team Judo at saka sa mga kay Master Maestro Mo at sa lahat ng mga Supremo at saka lahat ng mga Master, si Rolin Vargas, si Joel Cohocom at lahat ng mga Motya Vlogger ko at saka mga kaibigan at mga subscriber ko. Hindi ko na kayo isa-isahin, na sina-shout out ko kayo lahat na nag-subscribe sa akin, na lalo na yung mga OFW sa buong mundo, na ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at tinutulungan nyo po kami mga vlogger dito sa Pilipinas. Malaking bagay po sa amin yun, kasi kami po ay maliliit lamang na mga YouTuber. Salamat po sa inyong pagtulong. At higit sa lahat, ang lagi kong sinasabi po sa inyo ng mga kapwa Pilipino at saka sa ibang bansa na nakaintindi sa salita ko, lagi po tayong magdadasal ng tatlong amay namin, ama namin, para tayo ay hindi tayo basta-bastang mapasukan ng mga masasamang elemento o negative energy. Yan lang po ang panglaban lagi natin sa ating protection sa katawan, pang-araw-araw na kalakasan, na tumingi tayo kay Ama ng kalakasan, tamang pag-iisip at katalinuhan para sa tamang paggawa ng ating mga pang-araw-araw, at tumingi tayo sa kanya, kay Jesus, ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. At lagi ko ngang sinasabi na ang paghuhukom ay hindi natin masabi kung kailan. Kaya kung tayo ay humingi ng kapatawaran kay Jesus at lagi nating tawagin si Ama, ay mabasbasan tayo ni Jesus, Jesus Cristo, na mawalan tayo ng ating mga kasalanan kung tayo hihingi sa kanya ng kapatawaran. Para pagbasbas niya, pagdating ng panahon ng paghukom, makakaakyat tayo sa kaharian ni Ama. Maraming salamat po, at maraming salamat po talaga sa inyo, sa Indonesian people. Salamat. Sa nilay kong isalam. Andin sa Korean, kamsahamida, annyeong sayo. At saka sa Japan, arigato itaimasu. At saka sa Italy, Europe, US. Kasi may nasa US na rin po akong nanonood. At saka sa Italy, at saka sa Saudi, mga Saudi OFW, at saka sa Dubai, at lahat po na nanonood sa akin, na nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat po. At ako'y taos pusong nagsasabi sa inyo na God bless you all. Thank you po.